Boss, nandiyan si Doc Chris? Yes, boss. Nandito. May tatanong lang ako kay Doc Chris eh. Ano yun, sir? Importante ba? Oo. Importante lang. Pwede po ba makita? Medyo busy siya sa meeting eh. May meeting? Yes, sir eh. Saglit lang, boss. May tatanong lang ako. Doc, okay lang ba? May maghahanap sa inyo. Si Gabe. May sasabihin lang daw. May tatanong lang ako kay Doc Chris. Pwede po makita? Doc Chris, idol! Oo, bakit? May tanong lang ako. Ano yun? Meron kasi naghahanap ng Starix eh. Oo. Ano masasabi nyo? Sige, review natin. Review na natin ngayon tong Grand Starex, mga kaibigan, dahil may mga nagre-request sa atin. Tara, pakita ko sa inyo. So, driver side muna tayo, mga kaibigan. So, itong Grand Starex o yung mga Starex, ang touring ko dito ay para mga luxury van. Hindi sila para yung mga ordinaryong pampasahirong van lang. Papakita ko sa inyo pa. Yan. Pagpasok nyo pa lang sa driver side, all power, ibig sabihin, power window, power side mirror, no? Pwede nyo na kontrolin lahat dito pala sa driver side. Meron kayo ditong switch para sa aircon sa likod. Ito yan. Yan, aircon sa likod. Meron kayong aircon sa harap. Yung ilaw sa likod, makokontrol din ninyo dito. Yung yung ilaw dito, makikita nyo rin yan. Yan, pwede nyo rin yan kontrolin. May ilaw dito. Pag gusto nyo magsalamin. Passenger side, meron din. Yan. So, parang yung BMW pero naging van siya. Parang ganun ang dating. Yung stereo, pwede ninyo i-upgrade. Hindi pa kasi ito yung top of the line. Eh. Pero yung top of the line, touchscreen, pwede nyo i-upgrade yan. No? Tapos, may mga lagayan tayo rito. Lagayan ng upos na sigarilyo, ashtray. Merong pangsindi, cigarette lighter. Meron kayo dito ang cup holder. Pwede nyo i-atras to. Yan. Cup holder, kaliwat kanan. Meron din kayong lagayin sa ilalim. Dito, dalawa din. Isa. Dalawa. So, ang dami, no? Pwede nyo kontrolin yung aircon sa likod na hindi niya pwedeng paglaruan ng mga bata. I-off nyo lang. Yan. Hindi yan magagalaw ng mga bata sa likod pag malilikot. Tapos, automatic transmission na merong manual mode. Yan. Pwede mo siya i-manual mode kung paahon. Gusto mo mag-stay ka lang sa primera, sa segunda. Yan, manual mode ka. Alright, so, ang airbag, dalawa. Driver side, tsaka passenger side, merong airbag. Okay, lipat tayo sa likod. So, ang likuran, nakikita nyo, sobrang luwag. Hindi siya kagaya ng mga pampasaherong van. Maraming upuan, kaya lang, hindi mo siya pwedeng i-rotate. Okay? So, ito, pwede mo siyang ikut-ikutin. Okay, dito naman tayo sa likuran. So, nakikita nyo naman, sobrang luwag ng likuran niya. As in, sobrang luwag. Ganyan siya kaluwag, mga kaibigan. Alam nyo naman, height ko, di ba? 5'6". Minus 2. 5'4". So, ang luwag niya, oh. Tatlong tao, magkakatabi, pwede. Tapos, yung likodan ninyo, pwede ninyong i-adjust. Kung gusto nyo gawin siyang parang kargahan, kalabitin nyo lang to. Nadadagdagan yung space. Pwede nyo rin siyang i-abante. Kalabitin nyo itong malaki. Sobrang laki. As in, sagad, boss. Sagad yan. Hanggang dito. Ganyan siya kasagad. Kung gusto niyo siyang gawing kama, nahiga ka dito para hindi ka mahulog, may haram. Tingnan niyo rin i-atras ng konti. Tingnan niyo yung likuran. Taas natin yung likod para makita yung likod. Ang laki ng space nitong Grand Starex, mga kaibigan. Tingnan niyo, ang laki oh. Kaya siya kaluwag oh.
Ilan tao, di ba? Tatlo. So malaking-malaki talaga yung space. Kung pagdating sa space, 100% ang boto natin dito. Hindi nyo siya i-atras agad. Yan. Sagad na sagad, hanggang pinto. Kung may lalagay konti, pero yung tao sa loob, sobrang luwag. As in. Papakita ko sa inyo sa kabila. Tapos, yung upuan niya rito, pwedeng umikot para pampasahero. Kung gusto niyo magkwentuhan kayo ng kaibigan niyo, pwede doon, pwede rito, magkaharapan kayo, no? Pwede niyo rin itong gawing patungan. Yan, kagaya niya. Patungan ng pagkain, patungan ng inumin. Pwede niyo rin siyang gawing upuan pag nakaikot na to. Pwede niyo rin siyang gawing patungan ng paa pag inilapit niyo yun. So ganito mangyayari dyan, mga kaibigan, pakita ko sa inyo. Ang mga kinakalabit lang siya ng mga lever dito. Yan. Tapos, iikuti mo siya ngayon. Yun, no? Hindi, no? May Starex ako dati, yung GRX, eh. Umiikot din yung upuan nun, pero ibang klase naman itong Grand Starex. Pwede siyang parang captain seats. Meron siyang armrest dito. Tapos dito naman, ito yung pinaka-armrest mo na. Pwede mo rin gawin pang passenger. Diba? Pag nakaganyan, taas mo lang to. Patungan ng kainan ninyo, tsaka pagka-inumin, pwede mo ito i-atras kung nasisikipan ka. Yan yan, kaluwag. Ito pa. Yan. So kung marami kayong sakay, taas nyo lang to. Additional na upuan na naman dito sa gitna. Diba? Galing, no? Kasi ito pa, pwede nyo itong gawing patungan ng pagkain. Yan. So, kung gusto ninyo, yung anak ninyo gusto, yung paa naka ganun, pwede. Ang dami pwedeng gawin dito sa Starex na to. Grabe, nakakabilib talaga. So, ang ano bang mga tinitignan natin pag bibili tayo ng van? Una, yung laki ng space. Siyempre, magkakarga ka. Gusto mo, malaki yung loob, maluwag. Iba naman, pampasahero, gusto maraming upuan. Pero itong Starex, sabi ko sa inyo, luxury van ang datingan nito. Kumbaga, parang VIP. Hindi siya yung pampasahero na 18-seater, 10-seaters, o yung maraming upuan. Siya yung parang gagawin niyang ikaw komportable na tao. No? Maluwag. Maluwag sa loob. Ang aircon, vents, isa, dalawa, tatlo. Dito rin, tatlo rin. Sa kabilang side, isa, dalawa, tatlo. So, katapat lang nito. So, ang aircon, paikot. Okay yun, di ba? Tapos, pwede mo itong gawing kama. So, mong gawing kama, alisin mo lang yung headrest. Iga mo lang ng todo. Yan, tuwan-tuwa yung mga anak ko pag ganito sasakyan namin. Kasi, nakakapaglaro sila sa loob mabuti. Pwede yung playground, pwede yung pang camper van ang datingan. Yan o. So, pag natanggal mo na siya ngayon, to tabi mo lang, no? Pwede rito. Sa dyan. Ito rin, sa basket. Yan. Tapos ito, i-aabante mo naman siya ngayon. Yung! So, ayan na. Hindi, mayroon ka na ngayong relax na sasakyan, di ba? Kahit yung mga 6'2 na tropa natin, yung 6-footer. Papa! Papa Dan! Papa Dan, come here! Papakita ko sa inyo yung tropang 6'2 para maisip ninyo, hindi lang ito pang maliliit na tao. Kahit mga Amerikano, kasha rito. Papi, pakita mo nga saan lang nakasha ka dyan sa ano. Straight na nga dyan. Ito, 6'2 ang height nito. Diretso, mga kaibigan. Diba? So, okay na okay yan. Ano, ganito ka, papi. Sarap nito pang-outing, oh. Pang-outing! Ang long drive, tas yung suspension nito, spring.
coil spring siya, hindi siya naka-molye, kaya kahit mag-isa lang yung driver, hindi siya matagtag. Ang ganda ng suspension. So, dalawa na yon, yung space, check. Yung comfort, check. Yung lakas ng makina, ang tulin nito, mga kaibigan, ang lakas kumatak, no? Maaga pa, nag-spool na yung turbo, kaya ang lakas talaga mag-boost. Sobrang lakas ng hatak, kahit paahon, dampi-dampi lang, iaahon ka niya. So, maganda rin yung gear ratio. 120, 100, mababa lang yung RPM. Hindi siya sobrang atungal o yung ingay ng makina. Kaya maganda sa long drive yun. So, fuel consumption, yan, isa pa. Ang honest fuel consumption nito ay mga nasa 8 to 12 kilometers per liter. Ayon din sa kaibigan natin na first owner nito sa sakin na ito. No? Depende kasi kung heavy traffic or puro long drive. Pero yun ang honest review, 8 to 12 kilometers per liter, automatic na yun, mga kaibigan. Yung manual, mas matipid pa. Pero pwedeng-pwede na yun sa comfort na bibigyan nito sa inyo. Kita nyo naman, ang aircon pa ikot. Pwede mo rin kontrolin sa likod. Yung harap, eto. Hindi rin nagagawa to sa ibang van. Yung pag inabante mo na ganyan, pwede mo yata sa abante yung fuel sa gitna. Usually, dito lang dumadaan yung tao kung ano lang yung space. Eto, pwede mo yan just, depende. Asya pa rin ako yung pinaka-abante. Kung talaga sobra siksikan kayo, pwede pa rin. Pwede, di ba? Talagang nakakaingan yung itong ganito eh. Tingnan nyo sa passengers. Ha? May tapakan pa. Laki ng tapakan. Tao. Mayroon pang lagay ng tools. Hindi siya nakasagabal. Tinatanggal siya. May bukod kang lagay ng mga tools mo. Jack, tire wrench, sumo, mga warning device. Yan, nandyan lahat. Pwede yung maglagay dyan ng kahit na ano. Ang laki pa. Ang laki pa ng space. Tapos lagay ng baso. Meron din yan dito eh. Ilagayin din siya dito. So, dalawang baso dito. Sa pinto, dalawa. Pwede mo rin yung dagdagan dito. Tatlo. Tatlong bote. May maliit pa rito sa gitna. Galing, di ba? Ang armrest niya. Armrest, lagayan ng pagkain, lagayan ng bag, baso, inumin. Dito, double, di ba? Yan. Sobrang komportable lang itong van na ito, mga kaibigan. As in, talagang hindi siya basta van na pampasada. Kung gusto mo ng komportabling van, Starex talaga. Sa totoo lang. Kasi ito, na-abante rin. Yung iba, steady lang yung gitna, di ba? Saka yung harap. Ito, hindi. Pag gusto mo lumuwag yung likod, banti mo lang. Luwag pa rin, no? Diba? Okay na okay. Yung aircon, ang lamig, mga kaibigan. Alam naman ng mga naka-Starex yan, ice cold aircon talaga harap likod. Yun din yung nagustuhan ko doon sa isang Starex. Kasi pag bumabiyahe kami, kahit one lang, tanghaling tapat, ang lamig. Sabi, spacious talaga to. Sabi nga nila, iba ang bumababa sa tama. Iba rin talaga. So, yung mga naghahanap ng pangpamilya at hindi naman kailangan sobrang daming upuan at gusto niyo komportable, ang range ng budget ninyo nasa 400 hanggang mga 700,000, ito ang isa sa magagandang option. Sa totoo lang. So, ang madalas dito na nasisira ay yung turbo. Kasi mabilis mag-engage yung turbo niya, no? Pero, bago masira ang turbo, napakatagal, 100,000 kilometers. Sulit na. Magkano lang naman ang turbo, hindi naman sobrang mahal yun. Tapos pag napaltan, parang bago na ulit. O kaya alagaan nyo sa cleaning, EGR cleaning, diba? Intake manifold cleaning. Sa turbo, sinasama din nila yun minsan. Pwede kayong mag-visit kay Master Garage. Shoutout sa iyo, Master Jojo. Mag-iisip na, magkalaban tayo. Hindi po, okay kami yan. Don't worry, lahat tayo magkakaibigan. Pati si Jeep Doctor, Sir Red. Shoutout sa iyo. So itong Starex, gusto ko lang ito i-review para sa mga naghahanap ng pangpamilya na sasakyan or van at yung range ng budget nila ay nasa ganito. Maraming version to, meron pa nito yung parang limousine, mataas bubong, merong kargahan niya sa taas. Magandang version din yung, maraming version to. Nakakatuwa lang kasi tawag dito, may aircon din sa paa yung likod. You know? Hindi lang sa driver at passenger, meron din sa likod. Oh, di ba? Paikot din yan, mga kaibigan. So, yun lang, mga kaibigan. Paiksing review lang. Yun lang naman ang mga gusto ninyo malaman. Fuel consumption, okay ba yung loob, comfort ng suspension,
makina, malakas ba? Sirain ba? Mahal ba pyesa? So para sa akin, okay lang. Hindi gano'ng kamahal ang parts. Kasi mayroon naman mga nabibili na aftermarket na parts. Saka yung makina, alam ng mga mekaniko yan, chain type. Wala ka ng timing belt na i-maintain every 100,000 kilometers. Timing chain, ganda mo lang yung langis mo, dalasan mo lang yung change oil mo, hindi magiging sight sa ulo. O yun lang mga kaibigan, sharing is caring. Bye!